guys! Di ba may sinasabi ako sa inyo na meron akong business na zero capital? Ayan, gusto niyo bang malaman kung ano yung business ko na zero capital? As in, no capital requirement at all. So, ano po itong no capital requirement at all? O, di ba? So, kasi meron akong kakilala na nagbibenta. And bumibili ako sa kanya nung product na yon. And napansin ko na parang hindi nagbo-boom yung business niya. Kasi ang ginagawa niya, hindi niya sinesell online. Nakapaski lang sa gate niya yung product niya. So syempre, ang makakakita lang ng product niya is yung mga dumadaan. Para siyang typical na tindahan, 'di ba? Na maglalagay ka ng products mo, tapos kung yung sino yung napadaan, yun yung bibili, o kaya yung mga nakakaalam na, yun yung pupunta at bibili. Wala siyang online platform. So, nagsabi ako sa kanya, pwede ko bang ibenta yung product mo na i-resell ko siya? Or i-redistribute ko siya? Siyempre, ako yung magbabayad sa kanya tuwing mag-deliver ako dun sa pinagbentahan ko. In short, wala po akong capital na nilalabas hanggat wala pa pong bumibili sa akin. So, yun po yung ginagawa ko na no capital pero nakakapag-sell ako. So, magpo-post lang po ako ng product online and then pag may mga orders na, kukuha po ako ng product and then i-distribute ko na po. On the same day, saka ko po ibibigay yung payment doon sa kakilala ko na pinagkuhanan ko ng product. O, diba? So, kailangan lang po makahanap kayo ng isang seller na magsa-trust po sa inyo, na bibigyan po kayo ng product kung saan ibabayaran nyo po sila after nyong maibenta. Ang maganda po dito, kasi kapag napa-pre-order nyo na po siya online, sure po kayo na hindi ma-stuck sa inyo yung product na kinuha nyo dun sa kakilala nyo. So, ibig sabihin, on the same day, parang binili mo na lang din po sa kanya on cash basis kasi hindi po nagtagal sa inyo yung product. Dun pa lang po sa first day na sinabi ko dun sa kakilala ko na ipopost ko yung product nyo online, naubos yung stock niya sa bahay. So, and nabayaran ko siya on the same day din dun sa stock na kinuha ko sa kanya. So, nag-decide siya na kukuha siya ulit dun sa supplier niya. Then, dito niya sa akin ibabagsak. Ako na daw yung mag-distribute. So, even yung signage dun sa gate nila na showing na nagbebenta siya, tinanggal niya na. Para exclusive, ako na yung distributor ng product na yun dito sa place namin. O, see guys? O, diba? Pero, diba binili niya yun dun sa supplier, dun sa manufacturer ng cash? Siya yung gumastos para kunin yun dun sa manufacturer and binagsak niya sa akin ang usapan namin, consignment. So, kung ano yung mabibenta ko, ibibigay ko sa kanya yung bayad hanggang sa maubos siya. So, without capital po ako. So, ganun po yung gawin ninyo, guys. Kailangan lang po maging masipag, madiskarte tayo sa buhay para makasurvive po tayo sa pandemic na ito. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung product na nakuha ko at inidistribute ko on consignment. Tara, guys! Ako po ay nagbebenta ng trash bag. Oh, ayan. Trash bag, guys. Di ba kasi,
ang trash bag, especially sa mga nakatira sa isang subdivision, ay napaka-importante. Para maging organized yung bahay nyo, walang nakakalat na basura. So, di ba, talagang napaka-important lahat po tayo bumibili ng trash bags. And napaka-mahal po nito, guys, sa grocery. Pero, kapag po sa akin sila bumibili, nakakamura po sila. As in, 40 to 50% ang discount po pag sa akin po bumibili yung mga taga rito sa amin ng trash bags. Kaya, syempre, makakuha po ako ng loyal customers from here sa community namin. And, ang maganda pa guys, merong mga mag-message sa akin na gustong mag-resell nito sa ibang village. Kasi may mga kamag-anak sila na nakatira sa ibang village. Ang price nito guys sa mall, ito kasi isa XL or yung pinakamalaki na, na garbage bag. Sa mall is approximately 90 pesos per roll, which contains 10 pieces. So, kung ibibenta nyo siya, kung i-resell nyo siya at a price of 80 pesos, 75 to 80 pesos, so at least meron kayong 35 pesos na kinikita sa bawat roll. Diba? So, ayan guys. Yung sa grocery, about 90 pesos. Pero sa amin, binibenta po namin ito ng retail price. Retail price na to guys ha, dito sa aming community. Actually guys, masyadong mura talaga yung bigay ko dito sa community namin. Pero if you want to resell, pwede nyo naman din siyang taasan kung sa ibang village nyo sila ibibenta. Sa amin kasi, 45 pesos lang guys. So imagine, more than 40%. O, mga nasa 45% ang discount, diba? Ako kasi medyo mababa lang naman yung benta ko kasi gusto ko mas mabilis mabibenta siya kahit medyo konti lang yung aking markup. Pero, kung gusto nyo, pwede rin po kayong kumita dito ng at least siguro 30 to 35 pesos per roll. O, diba? E kung makakabenta po kayo, kasi yung first po na trinay kong ibenta siya dito online, sabi ko nga po sa inyo, naubos yung stock nung kakilala ko. Meron po kaming nabenta na around 100 pieces one day. 100 pieces or 100 roll in one day. So kung 35 pesos po yung ipapatong nyo dun sa 100 pesos, meron po kayong 3,500 sa isang araw. Yan. Kinulang pa nga po yung 100 roll na yun eh. Kasi ang dami pa pong nagme-message na hindi ko na na-deliverad that day. Kasi nga po, out of stock na. Naubos na yung stock. Yung pricing nyo guys, i-base nyo na lang din sa community nyo. If you think na kaya naman po nung community to buy it ng medyo mas mataas, konti lang po yung ibabawas nyo than the mall price, then go for it. Pero kung sa tingin nyo po ay mas mapapabilis yung pagbenta nyo, kung konti lang po yung ipapatong nyo na markup, I suggest po, doon na po kayo sa konti lang yung markup, pero mas marami pong bibili. So imagine, kung ibibenta nyo siya ng less than the mall price, di ba, kung babawasan nyo yung mall price ng at least 10 pesos to 15 pesos, may bibili at may bibili pa rin po sa inyo. So, kung makakakuha po kayo nito sa akin ng 45 pesos and inbenta nyo siya for a price of 80 pesos sa inyong community, you will get 35 pesos sa isang roll. So, kung makabenta po kayo nito ng 100 pieces or 100 roll, you will get 3,500. That is just for one day, di ba? Ginawa ko lang po kasi actually yon on a Saturday. Isang Saturday lang guys, na inikot ko yung buong subdivision para i-distribute yung garbage bag. Pero pre-ordered na po yun kasi nga, maaga pa lang nung umagang yon, eh pinost ko siya at sunod-sunod po guys yung mga order sa akin. So, paano ko sinisell online? Meron po kasing mga groups sa Facebook na you could reach, especially kung may group po ang community ninyo or ang village ninyo kung saan doon po ginagawa yung pagbebenta ng mga produkto ng mga taga-loob ng subdivision or village ninyo. So ako po, thanks God kasi may ganun po akong
platform. Meron po kasi dito sa community namin na group wherein we sell our products. So, kumbaga, yung businesses ng mga taga rito, dun po ginagawa. Yung mga gusto rin pong mag-resell ng aking trash bag, pwede rin po kayong mag-comment down below para iparating po sa akin ang inyong intention to sell this product sa inyong mga village. Ayan. Murang-mura lang po guys because we give reseller price kasi nga nakakakuha kami nito directly from the manufacturer. So, ayan guys. I hope na may natutunan na naman kayong tips kung paano kumita. So, if you like this video guys, please do press the thumbs up button. And if you haven't subscribed the Meet-the-Mitz channel, please do subscribe and ring the bell for notification of our new videos. And please feel free to always show us some love. Give us your comments, your feedbacks on the comment box below. Thank you! Have a nice day ahead to all of us and God bless!